sa Naga City. Nagulat ang mga opisyal doon bakit biglang nailagay. Ito, nagulat daw yung mga taga Naga. Oo, makinig kayo ha, makinig kayo. Bakit sila nagulat? Diba? Na MECQ kami. Gumanong sila. Sa MECQ ang lungsod, kayong nasa 351 lamang ang total active cases. Medyo nagulat po ako. Parang hindi siya nagulat, ano? Medyo nagulat po ako. Dapat sir, pagka magsasalita kayo, nagulat kayo. Medyo nagulat ako. Kasi yung lumalabas po na kwento ay napakarami ng active cases sa Naga, lampas 1,000. Samantalang yung records po namin ay 351. Tiningnan ng GMA News Research ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa mga lugar na nasa MECQ base sa datos ng DOH. Sige nga. Ang Iloilo, Negros Oriental, Cagayan at Zamboanga del Sur ang may pinakamaraming aktibong kaso. Lima naman sa mga syudad o munisipyo na naka-MECQ ngayon ang nasa listahan ng mga pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 as of June 16. Pero ang Lucena City, ika-46 sa mga syudad na may pinakamaraming aktibong kaso. Pang-49 naman ng Naga. Aba, sandali! Aba, sandali! Sandali! Parang lugi ata. Yung Davao City, 1,000 plus. Sa Naga City, 228 lang. Dapat matuto ang Davao. Yan na naman ang hirit, ano? Kasi oh, meron mo yung malalim na pag-iintindi. Kung mababaw lang ang utak mo, para kasi, ano, si Robredo, di umano. Ito ha, kasi nga ho, may mas malalim na dahilan. Ha? Hindi porket ang active cases mo lang dyan, 228 sa Davao, una-una mas malaki ang Davao. Tulad din sinabi, iba rin yung mga dumarating na mga datos sa kanila na may mga COVID cases galing sa mga ibang probinsya. Naintindihan, yun yung sinasabi ni Mayor Sara na, huy, wala kang alam sa ground. Hindi mo naiintindihan. Huwag kang daldal ng daldal. Ang hirap sa'yo, pinakikialaman mo kami, hindi mo naman alam yung nangyayari. Ah, eto nga eh, hindi, yun yung sinasabi, diba? O, eto, panoorin nyo kung bakit. City, mababa ang kaso sa Lucena City at Naga City, pero bakit naka-MECQ sila? Paliwanag! At bakit hindi MECQ ang mga lugar na may pinakamaraming kaso ng COVID? Aba, bakit nga naman? Unfair naman po yun! Ha? Ah? Dapat silang matuto sa Cebu. Ah, di ba? Kasi kung iisipin mo, kung mababaw talaga yung utak mo, oo nga, ano, unfair. Dito 1,000 plus, dito 200 lang, oh, plus ang may COVID. Bakit kaya dito mas maano yung restriction? Kasi nga, eto paliwanag. Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque the 13th. Oh, tama si Duque ngayon, ah. Oh, Duque, tama ka ngayon, ah. Palakpakan. Minsan lang yan, palakpakan natin. Ilamang aktibong kaso ng COVID-19 ang isinaalang-alang nila pati raw ang sitwasyon ng mga ospital. Yon! Yun pala, depende po kasi yan sa sitwasyon ng ospital. Ibig sabihin, ang issue ng... Kaya alam nyo ba kung bakit nagla-lockdown? Hindi ho dahil sa madami o konti. Nagla-lockdown ng isang specific na lugar, depende po yan sa capacity ng mga pasyente sa ospital. Nagigets nyo? Ibig sabihin, ganito lang asimple yan. Nung una, kaya tayo ang bilis mag-lockdown kahit hindi pa ganun kataas kasi nagulat. Nagulat ho yung mga ospital. They were not expecting na ganun kadami yung may COVID. Hindi handa, hindi ready. At eventually, nung naging ready na, nagbukas na. Okay? Hindi ibig sabihin, kumonti na ang hawaan, dumami pa rin, kaya lang lumaki na yung mga ospital. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, ganito ang nangyayari. Sa Davao at saka doon sa ibang mga lugar, maayos yung health system. In other words, sa Naga at maging doon sa Bicol, hindi maayos yung health system. Tapos, pakikialaman yung ibang lugar. Ang kapal na mga mukha ninyo dyan. Lalo na kayong lugar mo yan, ha? Diyan ka, taga-Naga ka, di ba? O, bakit hindi naayos ang mga ospital dyan? Anong ginawa mo nung congresswoman ka? Ano? Ha? Saan mo napunta yung mga budget-budgetan dyan? Di umano. Di ba? Yun yung point eh. Ang tagal niya naging congressman dyan. Pinagharian ng kanilang pamilya yan, Naga. Asa na yung mga ano?
Naiintindihan nyo? Dito mo makikita. Ito ah. Ito naman eh, naayon lamang sa nakikita natin. Dito mo talaga makikita kung ang isang politiko, isang leader ay magaling kung maayos yung kanilang lugar. Yan ang dagin yung tatandaan. Ha? Kahit anong daldal, kahit anong galing sa pangako niyan, kahit anong... Pag ganun-ganun pa yan, may mga santo pa sa likod dyan, may mga libro pa yan. Walang kwenta lahat yan. Hanggang yung lugar nila pangit. Hanggang yung lugar nila pangit ang sistema. Walang kwenta. Hindi, alam mo, ito ha, walang biro ito ha. Kami ho, mga kagis, nung panahon na bukas pa, wala pang lockdown-lockdown, nalibot na namin ho yung mga lugar-lugar, mga probinsya. Ito, hindi pa ako mahilig sa politika nito pero napapakamot ako eh. Napapakamot ako tuwing nakikita ko yung itsura ng bahay ng mayor. Kasi talagang pinagmamalaki pa ng mga tao, bahay ni mayor. Tuwan-tuwa silang, ganda ng bahay ni mayor. Oh. Tapos, the rest ng buong syudad, pangit. Wala mga bahay ang tao. Kahoy-kahoy. Tapos proud na proud sila, tinumong, ganda ng bahay ni mayor. Parang ang basihan nila ng pag-asenso ng lugar nila yung bahay ni mayor. Gunggong! Saka nakakita ang pangit ang bahay ng mayor, pero maayos yung lugar. Oh, sige nga. Kadabaw yan. Oh. Naintindihan niyo yung point ko? Kaya nga sabi ko eh, ang kapal ng mukha mo, kung yung sarili mong lugar nun, di mo naayos. Tapos gusto mo ayusin yung buong Pilipinas, gunggong ka ba? I mean, oh, di ba? Ano ba mga magagandang lugar ngayon? Oh. Dabaw. Oh. Oh, Taguig. Oh. Hindi, yung sistema. Kasi sabi niya, nag-message sa akin, sabi niya, Banat Bay, lagi mo naman sinasabi, BGC lang eh. Eh bakit hindi yung mga kalublublububan ng Taguig? O bakit di nyo tingnan? Kayo na magsabi, mga taga-Taguig. Oh. Yung pinagmamalaking birthday cake diyan sa Makati? Oh, tanong nyo sa mga taga-Taguig kung ano mga benefits ng mga tao dyan. Oh. Hindi, wag ako. Tanong nyo sila. Sila sasagot sa inyo. Kasi marami na kami natanong dyan eh. Maayos talaga eh. Yung sistema, doon mo lang makikita na maayos talaga. So ganun lang ang simpleng bagay niyan eh. Kung hindi mo makita itong Naga City na mismong city mo, kahiya-hiya, ha? Hindi makita. Isipin mo, 200 pa lang yan, naghihingalo na yung mga ospital. Angin na naman. Di ba, doon ako nabibuisit eh. Nagtanong pa, no? Nagtaka po kasi kami, 200 lang, bakit biglang nag-MEC? Eh kung inayos nyo siguro yung mga ospital nyo dyan, eh di sana kayo MECQ. Sinisi pa yung gobyerno. Nagigets nyo? Hindi ko naman sinisisi yung mayor ha, kasi hindi ako sure kung ilang term yan na bilang mayor. Pero ang point ko dito, bago ka tumingin ha, sa ibang mga lugar, bago mo magsisi ng ibang mga ano, bakit ganito, bakit hindi mo tingnan yung sarili mong lugar? Bakit kaya sa tingin mo? Ibig sabihin, ang hina ng health system nyo dyan. Ang hindi ganun kaganda at kaayos mga ospital nyo. Doon sa Bicol na nga, Bicol na yan ha. Eh kasi alam ko, di ba, yung Bicol, yung parang mas maano yung sa Naga. I mean, eto yung Naga, mas maliit. Tapos yung buong Bicol, marami yan, di ba? Yun na nga lang, hindi asensado eh. Oh. Hindi na nga maayos eh, yung ospital eh. Tapos sisi pa kayo, ay Dabaw. Ay Dabaw, dapat matuto kayo sa Cebu eh. Lul! Sorry pero, huwag nyo kaming gawin tanga. Sorry, may Google. Ah, may Google na at may Banat Bay. Para yan ang commercial. May Google na, ba't may Banat Bay pa? Oh, paso. Sa Naga City, 77% ng okupado ang mga ICU. Isipin mo, 200 lang. 200 plus lang. Okay, 200 plus lang ang active cases. Pero okupado sa inyo, 77% na. Anong sinasabi nun?
Ang sinasabi nun, kulang kayo sa ospital. Oh, bakit kayo kulang sa ospital? Eh, wala namang pera yung lugar namin eh. Yan ang hirap eh. Bakit walang pera yung lugar ninyo? Bakit di kayo makaakit ng mga investor? Kasi, ano, sa tingin nyo, bakit? Bakit? Sige, sige, kayo na magsabi. Kasi, it's not easy doing business in your place. Ikaw bilang mayor ka, ang responsibilidad mo, makaakit ka ng mga investor. Makaakit ka, umangat yung tax ninyo, umangat yung tax income ninyo para meron kayong pera. At meron kayong pagpapagawa ng serbisyo sa taong bayan. Ganun ang trabaho. Diba? Eh, naalala ninyo, anong patakaran sa Davao nung kay Pangulong Duterte? Oh, diba? Anong patakaran nung kay Pangulong Duterte noon? Oh. Ang patakaran si kay Pangulong Duterte noon, pag yung papel, nagtagal ng 3 araw sa iyan, ibig sabihin, nangungurap ka na. Ibig sabihin, in doing business in Davao, it's easy. That's why investors are going there kasi alam nila, stricto, disiplinado ang tao, maayos yung mayor. So punta kami dito. Ano? Dahil punta kami dito, maraming negosyo, kita, tax, mataas ang tax. Anong gagawin ngayon ng tax? Kung ikaw, gago kang mayor, kukulimbatin mo. Pero kung matino kang mayor, papagawa ka ng ospital na magaganda. Papaayos ka ng mga services sa tao. Ganun lang kasimple yun eh. Kaya ngayon, mantakin mo dito, lumalabas talaga, 200 pa lang yung active cases ninyo, pero 77% na puno ospital nyo. Ibig lang sabihin nun, aba yung ospital ninyo, walang kwenta. I mean, ilan lang. O, sabi dito, business permit sa Davao, 24 hours dapat ilabas. Ay, yung pala, hindi 3 days, 24 hours. Pag inupuan, ano daw, di ba? Yan yung lagi sinasabi ni Pangulong Duterte. Pag yan tumagal ng 24 hours pala, hindi pala 3 days. Pag yan tumagal ng 24 hours, ibig sabihin, nanghihingi ka na. Oh. Ah, diba? Ganun lang kasimple. Kaya ngayon, kahiya-hiya. Mantakin mo, 200 plus lang, tapos 77 na puno ang ospital nyo. Kaya wala pala kayong ospital masyado. At 53% ng puno ang mga ospital. Sa datos na nakita ng GMA News Research, 75% na rin puno ang isolation beds sa Naga at 75% ng mga mechanical ventilators ang ginagamit na. 100% namang okupado ang ICU beds sa Lucena, 91% na puno ang isolation beds at about 78% ng gamit ang mga ward beds. Kasi compelling sa lahat yung healthcare systems capacity. Pagka yan ang nabilaukan, yan ang delikado. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Oh, ha? Oh. May isa naman nag-comment dito, bakit daw sa Villapuerte? Iba naman, hindi naman usi Villapuerte sa Naga. Naman, oh. Maayos ho doon na doon sa lugar nila, ha? Nakapunta na. Yun niya ang ano eh. Kita nyo ba yung lugar nila? Yun ang tourist destination. Pag pumupunta dyan, yung... Diyan sumikat yung wakeboarding ba yon? O meron pa diyang mga ano-ano, magagandang lugar. Diba? Ay nako. Ganun lang kasimple ho yun. Kaya ang payo ko sa iyo, Robredo, sabi nga ng Biblia, bago mo tingnan ang dumi ng ibang kapwa mo, ng ibang tao, tingnan mo muna yung troso na nakasaksak sa mata mo. Parang ganun. Hindi ako sakto. Hindi, sakto yun ha. Baka mamaya sa'yo, si Banat ba yun? Nagkukot ng Bible. Mali-mali naman. Basta troso yung ginamit na nasa mata mo daw. Ganun mo hindi makita. Yung pagkakamali, yung dumi ng ibang tao, kitang-kita mo. Pero yung nakasaksak sa mata mo, hindi. Di ba? Grabe naman, oo. O, tapos biglang, ang iyong ganun na sagot mo. Sakit sa bangs. Feeling ko yung ano niya, yung salita niya, ang iyong, parang feeling niya tumatalino siya. Alam mo yun, ang iyong kasi ano, iyong. Feeling niya siguro matalino siya pag ginamit niya yung salitang iyong ano. Di ba? Si Edsel Lagman, tagal na sa politika, dekada, wala pa rin. Bakit? Ano meron kay Edsel Lagman? Taga dyan ba yan sa may Bicol?
Pasensya lang man yung mukhang ano. Oh, ano? Mukhang ano? Mukhang politiko. Kayo naman. Dali. Tama, di ba? Si Edsel lang man. Tingnan nga natin. Edsel lang man. Saan ba siyang politiko? Albay! O, di ano nga. San ba siya? Eight terms as a member. Ay, grabe. Nabulok na ito. Eight terms as a member of the House of Representatives, First District of Albay. Oh. Oh, and no wonder. Oh. Ngayon, siguro, ang magandang gawin, itanong ninyo yung mga congressman ninyo dyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, simple lang naman to eh, may congressman kayo, okay? Kahit pa sabihin nilang paulit-ulit na walang natatanggap. Tama naman sila. In terminology, walang DAP. Okay? Pero merong allotted doon sa kanilang lugar na project na hindi naman dadaan sa mga congressman. Okay? Pero paano nakaka-kickback ang mga congressman? Kaibigan nila yung mga construction na firm. Diba? Pwedeng ganun. Hindi ko sinasabing ganun, ha? Pero doon dumadaan yung mga korupsyon. Ibig sabihin, may allotted na budget yan sa mga distrito na inaalat sa kanila. Ngayon, ang tanong, asa napupunta yon? Dapat nagagawa ng proyekto yon. Pag hindi nagawa ng proyekto yon, may ibig sabihin na nun, alam na this. Diba? Ibig sabihin nun, may construction worker do. Construction worker. May construction firm na negosyo. Hindi, wala akong pinapatukuyan na congressman dito, ha? Ulitin ko. Wala akong pinapatukuyan congressman. Ito, it applies to every congressman in this country. Yang mga congressman ninyo, meron niyang nakaalat na budget para sa proyekto, para sa distrito ninyo. Ngayon, pag walang project na umuusbong dyan, ibig sabihin, napupunta sa construction firm na mga congressman nyo yan. Ganun lang kasimple. Ha? Pag walang mga ospital, walang mga roads na nagagawa dyan, ibig sabihin, merong may construction si congressman. At nabubudol-budol na kayo. Yan ba yung mga ayos na kalsada tapos inaayos? Hindi naman. Sa tingin ko talagang nabubutas lang. Joke lang. Meron din yan, marami yung ano, yung mga bridge na hindi naman kailangan lagyan ng bridge. Diba ganun? Alam nyo na yan. Ganyan no kasi nangyayari sa probinsya. Hindi ko kasi masyadong na mo-monitor eh sa probinsya. Minsan, hindi nga sa pangalan ni congressman, sa pangalan naman ng kapatid ng asawa, para medyo malayo-layo ang datingan. Oh, kunwari kung kanin-kaninong ipapangalan yan. Basta ang point dito, bakit walang nagagawa? Ibig sabihin, may problema. Huwag na tayo magsabi yan na, hindi, nakukuha ni congressman ganito yan, ni congressman, ni mayor ganito yan. Ang point, may nakaalat na budget dyan. Ibig sabihin, walang nagagawa. Bakit ganun? Oh. Pangalawa, kung marunong yung mayor ninyo, dapat nakakaakit sila, napapabilis nila way of doing business. Ito pa masama nito eh. Oh. Ibubusta ko sa inyo. Marami sa inyo. Salamat Madam Cecil Rubin, ha. Buti naman may nagpamembro ngayong araw na ito, ha. Salamat po. May iba dyan, di na nag-renew. Joke lang. Marami po ang papansin nyo, ha. Ito, ang dami kong kilalang ganito. Oh, naku po, si Mayor. Oh, ano, si Mayor? Alam mo ba si Mayor? Ano? Ano yun? May show kayo dito sa mall na ito. Wow! Ang galing naman, no, nung mall na yun. Nayaman nung mall na yun, ha. Kay Mayor yan. Oh. Eh, mga negosyo ng mga mayor, eh. Yung kanila yung mga mall, kanila yung mga eskwelahan.
Kasi mabilis nila natatayo. Wala nang arte-arte, mabilisan na yan. May yate pa si Mayor. May restaurant pa si Mayor. Puro si Mayor. Si Mayor lahat ang may-ari. At ito matindi yan, ha? Ha? Bawal gumawa ng kakumpetensya ng negosyo ni Mayor. Dako po! Ang dami niyan. Kaya kayong mga nasa probinsya, huwag kayong maging proud. Na ano? Proud kami, bakit? May merong eskwelahan si Mayor. Gunggong ka ba? Proud-proud ka pa dyan? Yung budget niya, saan kinuha? Bakit ang bilis matayo yan? Tapos pag ibang, hindi mo mamaisip, bakit isang eskwelahan lang dyan? Isang ospital lang dyan? Kasi ayaw na kakumpetensya ni Mayor. Nagagaguhan tayo? Oh, di ba Mayor? Tapos actually hindi naman sila. Banat ba hindi naman sila may, si Mayor na may-ari? Sino? Yung asawa ni Mayor. Di ba? Ito to. Kung hindi man si Mayor, yung asawa ni Mayor. Sige nga, banggitin nyo nga yung mga mayor nyo may pagmamay-ari.